Adriana. Here. Nang, kanado ko ba kainigtas kayo dito? Eh, sabi sa akin ni Baro, tahimik daw dito. Nasaan sila, Nanang? Natatakot ako, Nanang. Buti nakarating kayo. Kumusta na po kayo? Rian, maraming salamat sa pagligtas mo sa amin, ha? Ah, nawawala ko yun. Masaya lang ako na makita ang ligtas ko kayo. Ilay! Ilong Tainosi, ha? Ilong ano? Ilong Tainosi! Ibig sabihin po lang, na-miss kayo ni Kuya Baro. Si Baro kung anong natututunan na rito. Dito po kami nakatira. Garahe lang, pero napapagsagaan din. Ito lang yung kayang ibigay ni Mang Teban kasi yung iba, puno-unang manggagawa sa manukan. Pero kinakaya naman po, eh medyo mahirap lang maghanap ng mapapasukan, kaya parakit-rakit lang kami. Eto, si Barog, nagkakargador sa may palengke, tapos ako naman, nagbabarker doon sa may kanto habang wala pang mapapasukan. Banang kami ni Fidelina naman, nagbebenta na kami ng kahit ano-ano sa palengke. Tapos kapag sarado na ho yung palengke, tumutulong naman ho kami sa may manukan. Ay, tumatanggap din po ako ng labada, paminsan-minsan. Si Barog? Nagbabarker. Alam nyo, hindi naman talaga magiging problema yan. Nakikita ko na dahil napakasipag natin. Maglilinis tayo, sabay-sabay tayo. Tama! Oo! Sanay tayo dyan sa hirap. Kung gusto nyo, pwede ko kayo kunin ng bago malilipatan. Huh? Madali lang naman, saka ako kung bahala. Nakakahiya naman. Eh, ayos na nila. Anak, hindi na. Tama na yung mga ganyan. Masyado ka nang marami na itulong sa amin. Nang hindi ho eh. Ganon din naman ho kayo sa akin, di ba? Nanang, gusto ko matulog dito. Tulog daw po doon. Ilay, sigurado ka, anak. O, sige, anak. Dali. Masarap. Hindi ka dali. Nang, ito ho. Ano? Maliit lang ho yan. Hindi, maliit lang ho yan. Konting pangkasas nyo lang po. Saka, ito po. Bagong telepono. Kung may kailangan ho kayo, mag-ho kayo mahiyang magsabi. Okay? Huh? Oh, ayos lang naman ako, Bilat. Sure ka, ha? Kasi sabi sa akin ni Sir Ethan, bantay-bantayan daw kita. Parang affected ka pa dun sa nangyari sa baryo, eh. Tsaka mukhang nag-iisip ka mag-resign. Oo, apektado pa ako dun sa nangyari na itong mga nakaraming ko. Pero huwag ka mag-alala, Bilal. Dahil nakapag-desisyon na ako kung ano ba talagang dapat gawin. Rian, please, sana naman hindi pag-design yun. Hindi ako bibitaw, Bilal. Maraming buhay na kasalanan sa atin. Ito ang sinumpa ang nating tungkulin. Uy, kawal, Pilipino! Uy, kawal, Pilipino. Buong katapatang nanunumpa. Buong katapatang nanunumpa. Sa watawat ng Pilipinas. Sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisan. Pero simula ngayon, gagawin kong lahat ng mga kaya ko para magawa akong sa tingin kong tama. Saan ka na, anak? Ayos lang naman, ho. Mukha nga, ho. Ayos ka lang, eh. Dahil nakakapamasyal ka pa. Nabangit kasi sa akin ni Franco, nakita ka raw niya sa isang simbahan. Oo, pa. May nahanap ho kasi ako doon, eh. Nakita mo ba doon yung mga nakatakas sa baryo?
Bakit hindi ko eh? Pero sila ko yung dahilan kung bakit ako nandito. Kailangan ko sila kasi makita eh. Para makausap ko na huwag ko nilang sabihin ang tungkol sa akin. Para mapatahimik sila. Well, mabuti naman at nagkakaintindihan tayo tungkol dyan. Oy, bumalik kayo kagad. Maghugas na kayo ng kamay niyo, ha? Kakain na tayo. Maawa kayo sa amin. Huwag. Ilay! Anak. Anak, bakit? Nanang, susunugin nila yung baryo. Tulungan natin sila, papatayin sila. Anak. Tama na. Ligtas na tayo, anak. Anak, umusak na ang sarili mo. Anak, ligtas na tayo. Kumusta naman ho pa yung operasyon natin sa mga armas? Balita ko, maraming kasamahan natin yung namatay ng isang araw. Natawagan sana kita ng isang araw eh. Ikaw sana ang papupuntahin ko ron. Kaya alam palagay ko, busy ka at hindi mo nasagot ang tawag ko. Kaya, marami na naman tayong mga taong nalagas. Dahil wala ka ron. Pasensya na ho kayo pa. Mainit ho kasi ulit sa akin yung mata ng mga militar dahil nga ako sa nangyari. Sunog sa baryo. Nag-iingat lang po ako. Pero, may narinig ko akong bagong impormasyon sa kanila. Mukhang matindi na ho yung operasyon ng mga militar at pulis. Dahil nga ho sa nangyayari sa baryo. Tinagdagan na ho nila yung pwersa para mahanap si Pascal sa Norte. Walang mangyayari sa investigasyon nila ron. Dahil wala naman silang makukuhang ebidensya doon laban sa akin o na maikukonekta nila sa akin. Kilala mo ang tatay mo. Alam ko naman ho. Wala akong tatalo sa galing yung papa. Pero gusto ko sanang tumulong sa operasyon natin sa mga armas. Para makakuha pa po ako ng bagong impormasyon. Hayaan niyo akong makabawi sa inyo. Alam kong ilang beses ko na ho kayong binigo. Turon! Pile! Ayun ako, Ali. Ilan ho? Isa lang. Salamat! Kuya! Gusto niya ng turon? Binito kay turon. Oy, pare! Turon, gusto niyo? Ala! Ilan na lang yan? 5 na lang po. Oh, sige, bibili ko na lahat dyan. Bili tayo! Anong sabihin? Ubus na tinda nyo? Ubus na po, Manang. Ubus po agad. Sarap na sarap sila sa maruya natin. Ay, tsaka isa pa, meron kaming racket bukas niya si Papi. Nangangailangan po ng mga kargator dun sa palengke. Tinanggap na rin namin. Sayang po. Extra kita yan. Ilay, tignan mo to, napulot namin. Tara, laro tayo dun. Sige. Dito lang sa'yo, ha? So, mag-ingat kayo, ha? Manang Sabel! Ano sa benta nyo? Paubos na, konting-konting na lang. Ito ngayon ang Barrio Santo Francisco, ang tinuring na paraiso ng mga dating nakatira dito. Malungkot, lugmok, at bawat sulok ay may bakas ng trahedya. Hanggang ngayon ay pinagahanap pa rin kung sino ang pumaslang at puminsala sa mga taga-barrio. Sana mahuli na yung mga masasamang tao mo yan. Sana nga mahuli na sila. Alam mo, napupunta ka doon. Alaman ko kung ano na ang sitwasyon doon. Kung yung mga naghahabol sa atin, nahanap pa rin ba tayo? Paano, mag-iingat kayo. Ano, pwede ba? Sige. Ikaw na muna kay Ilay. Mabilis lang ako. Mag-iingat ka, Mana. Mag-iingat po kayo. Wala na talaga sila sa simbahan, Franco. Binantayan ko na buong araw. Tayo mo kasi ng oras dito. Bumalik na yung Santo Francisco, nagsitago sa mga lunggaan nila. Uy, puntahan mo yan bukas dahil hindi ko yan maasikaso. May operasyon kami. Napasama sa akin si Rian. Sige, walang problema. Pero sigurado ba talaga kayo na isasama si Rian sa operasyon? Wala akong magagawa dahil utos ni General. Gusto niyo daw subukan si Rian kung gusto niyo talaga makabawi. Sige na. Sige. May operasyon bukas ng gabi. 11:00 ang dating sa tagpuan.
pangti ni Papa. Mapipilayan siya kapag nawala ito sa kanya. Pagpahinga naman tayo. Kanina pa tayong madaling araw nag-deliver. Hindi pwede kapag nahuli tayo ni Boss. Papagalitan tayo noon. Pahinga ka ng pahinga. 5 minutes lang, 5 minutes. 5 minutes? Kaka 5 minutes walang doon eh. Wala na akong lakas. Kumain ka kanina. Hindi. Ilan pa tong di-deliver natin, no? O sige, 5 minutes lang. Ay. Dalawin niya. Yan! Uy, uy, uy! Ayos ka lang! Gandaan ka naman! Nakaw! Uy, ayos ka lang ba? Uy! Huli niya yan! Ayos ka lang, inay! Ito, napagalitan tayo ni Manang Sabel. Tayo kay Manang Sabel na ito, eh. Ayos ka lang, ayos ka lang. Mabuti. Mabuti naman. Huwag ka lang ayos sa amin, ha? Balik sa trabaho! Boss, anong nangyari doon? Hayaan mo sila! Problemahin nyo yung kakainin ng pamilya nyo! Dali! I-deliver na yan! Siyempre na kayo sa akin, ha? Apo, boss. Apo, boss. Apo, apo. Hoy, ayos ka lang ba? Alam mo, kung alam lang namin, sana inihabilin ka na namin kay Aling Fidelina. Kala naman namin malilibang to, sana eh. Sana iniwan na natin, eh. Barak, ayaw ka na dito. Magulo, maingay. Gusto ko na umuwi sa atin. Uuwi na tayo. Ilay, gustuhin mo mang bumalik. Wala na tayong babalikan. Wala na. Yan mo, malapit na kaming matapos. Oh, malapit na, oh. Huli na tayo. Oh, taka na, taka na, taka na. Baka matapos na to. Ito na natin. Taka na. Wala dito yung mga taga Santo Francisco. Sigurado ako, nadispatcha natin silang lahat. Nagpanggap na nga ako na kamag-anak nila, pero mukhang wala silang alam. Ako lang ang harap kay General. Pabalik na ako dyan sa liwanag. Dediretso na ako sa mansyon ni General. Dito na. Hulihin nyo siya, ha? Hulihin nyo. Dahil yung taong yun, kasama sa pagsulong sa baryo namin. Sige na. Taga Santo Francisco po kayo? Oo. Oo, taga Santo Francisco. Kaya tulungan nyo ako. Tulungan nyo ako. Kailangan mahuli yung mamang yun. Kailangan. Alam ko ang itsura niya. Hello. Si General Marshall to. Ay, hello po, sir. Si Ma'am Corazon mo, nandiyan ba siya? Yes po, pero busy po siya ngayon. May meeting po sila. Meeting? Opo, sir. Kasama po niya yung accountant na si Sir Chaco. Nandiyan pa sila? Opo, sir. Kakasimula lang unang meeting nila. Okay, thank you. Kailangan natin mag-usap tungkol sa operasyon. Uy! Tabi lang dyan! Tabi! Tabi! Uy! Dito ka sa tabi! May kasama ka ba? Meron, si Papi at si Barog. Eh, nasa sila? Nandun. Hindi, nandun. Ay, Jesus. Nawawala ka, no? Ayoko na dito. Magulo at maingay. Dun dati sa amin, tahimik lang. Uy, Rona! Uy, Luigi, ano ginagawa mo dito? Eh, bibili ng gamot. Sakit ng likod ko, eh. Ah, kaya pa. Ikaw, ha? Hindi ka na sa akin bumibili ng bangus. Eh,
ang mahal kasi ng mga isda mo. Eh bakit ba kasi hindi ka nalang kay katakutan kumuha ng mga panindamong isda? Eh di hamak mas mura pa doon sa kinukuhaan mo. Eh ayoko, basta. Ikaw bahala, ikaw di mahihirapan. Hindi ako. O sige. Anong pangalan mo, Iho? Ilay. Ilay. Lieutenant Bonifacio? Misika? Bakit? Di ba tapos na yung duty mo? Bala ko sanang nayain ka lumabas eh. Kasi may bagong coffee shop yung friend ko. Eh, hindi ko pa napupuntahan. Tara! Libre kita. May lahat kasi kami ni Ethan mamaya. Ay, ganun ba? Pwede isama natin si Ethan. Rian, alam ko na may wall sa atin daw ang mga nakarang araw. Gusto ko sana bumawi sa'yo. Rian? Tapos ka na? Oh, andito na pala si Ethan. Tara, kapit tayong tatlo. Masama ba kung mag-iaya ko pa minsan-minsan? Ha? Ano, tara! General De Leon, so nice to see you! Please, join me. Oh, okay. Nasa kusina lang si Corazon. Meron siyang pinatitake out yata sa akin. Pagkain, gusto niyang matikman ko raw. Coffee? I'm good. Thank you. Oh, okay. Kamusta yung meeting? Oh, good. The meeting was very good. Actually, hindi ako nagkamali ng pag-investigate sa restaurant ni Corazon. And nararamdaman ko, makikinabang kami sa isa't isa eh. And hopefully, this will be the start of isang napakagandang relasyon namin. I mean, relasyon natin lahat. Andiyan pa ba si Thiago sa restaurant? Sige, huwag kang magsasalita. Pumunta ako dyan ngayon. Ma'am, sorry. Ma'am, sorry po. Ano ba yan? Hindi ka wait yun sinalalakaran mo? Alis na! Ayoko na makita. Alis na! Hindi alam pa nagmamadali. Well, hindi kaya't napapabaya mo naman ibang mga negosyo dahil mukhang lately, dito na sa Arabella ang focus mo. Ay, hindi naman, General. Actually, matagal na ako negosyante, kanya sanay na ako sa pagpapatakbo ng mga yan. Kahit nakapikit ang mata ko, kahit natutulog ako, makapatakbo ko yung mga negosyo ko. By the way, may iba lang tayo. Yeah. Kilala mo ba yung Avalon Land Corporation? Yeah, based sa Liwanag. Well, without a doubt, kung based sa Liwanag, alam ko. And I've heard of that. Narinig ko na yung kumpanyang yan. Bakit? Wala, nabanggit ko lang dahil meron kaming ginagawang operasyon. Yung isang bayan ay nasunog. Nung nakuha namin lahat ng datos nito ay yung palang property na-acquire ng Avalon Land Corporation prior to the fire. And iniisip mo baka may connection ako sa kanila? Well, naisip ko kasi na marami kang negosyo. Tama ka, connection. Baka maaari mo kami matulungan. Ay! Bakasipunta yung batang yun. Sabi ko naman kasi sa'yo, bantayan mo eh. Susumpa tayo ni Manang Isabel nito eh. Binalikan mo na ba doon sa pinanggalingan natin kanina? Oo, binalikan ko na. Eh, ang problema, wala siya doon eh. Tsaka naikot ko na nga itong buong palengke. Si Kuya Ilay po, nangako daw po siya nila Tomtom na maglalaro sa nasa ranggaw lang ngayon. Eh,
Kasama niyo daw po siya, sabi na nanay. Kanina pa namin hinahanap si Eli. Lagot tayo kay Manang Isabel nito. Ang inaalala ko si Eli, nakita mo naman kanina takot na takot doon sa nakita niya, di ba? Alam mo, marami akong negosyo. I mean, may investment ako sa rural bank, meron akong investment sa ospital, meron din sa eskwela. Of course, ngayon, dito sa restaurant. Pero right now, sa lupa, wala pa eh. But then again, general, pwede pa rin kitang matulungan kung gusto mo. Siguro pwede kitang i-set up ng meeting doon sa head ng Avalon Land Corporation. Aasahan ko yung tulong na nabanggit mo. Baka dumating ang araw, nalapitan ka namin. By all means, General. Anything I can do to help you. Nakahanda. Anong hintayin sa Corazon. Go ahead. Yeah. Thank you for good chat. Yeah. And it's nice seeing you again, Marshall. Marshall. By the way, piece of advice. Sakasakali man na patuloy kang mag-iimbestiga, mag-iingat ka dahil ang balita ko eh. Medyo mahirap daw banggayin itong may-ari ng Avalon Land Corporation. Thank you for the warning. I will keep that in mind. Just looking out for you. Sinabi naman kasi sa inyo, huwag niyo nang isama yung isa eh. Na, magsisihan. Oh, alam mo, walang kapupuntahan yan, ha? Yung paninisi mo, Fidelina, hindi naman nakakatulong eh. Hanapin na lang natin. Sa panakaw bang naisip na pwede niyang puntahan? Ay, nay, nagkanag na po. Shhh! Pero nawawala. Ha? Manang Isabel, si Eli po nawawala. Ano? Eli! Eli! Anak! Eli! Oh, Diyos ko! Ano ba, anak? Ayos ka ba? Ayos lang ako, Nana. Eh, magsabi nila, bigla ka nalang daw umalis. Pambalin po. Kayo po yung pamilya ni Eli. Ako pala si Eugenio Macarain. Eugene na lang po. Maraming salamat po talaga. Walang alaban po. Sa pagkakita niyo sa anak ko, Diyos ko. Eh, mabuti nga ho sa akin na padpad. Baka na, paano na yan? Eli, ang ginagawa mo dito? Ay, Isabel, ang galing mag-drawing yung anak mo. Aayusin niya daw yung karatulo ka. Medyo pangis. Pagkagandahin ko na lang para maraming bumili kay Lolo. Babalik ako bukas. Huwag na, Eli. Baka malaking abala pa sa'yo. Presyo po to ng bangos, Mang Eugene? Opo. Mahal po to. Eh, yun ho ang pinagkukunan ko eh. Tsaka pag alam niyo, suki niyo na. Ang hirap bitawan. Yan! Yan ang sinasabi ko sa'yo, Eugene. Ako na dapat ang kunin mo supplier. Tignan mo. Ikaw lang din ang nahihirapan eh. Lahat sila dito, sa akin kumukuha ng isda. Mura na. Sariwa-sariwa pa. Wow! Dear friends? Kailan ka pa nagkaroon ng mga friends? Ha? Eugene, tanda mo na. Pero wala ka pa rin pinagkatandaan. Kailan ka maniniwala na kailangan mong sumubay dito para mabuhay? Huwag ka mag-alala, George. Malakas pa naman ako at malusog. Nakakaraos, araw-araw, kahit hindi humihingi ng tulong o kumakapit sa negosyo. Salamat ka. Kahit pa paano, may pinagsamahan tayo. Tara. Gusto lang ho sana namin makatulong. Napansin ko, nag-iisa kayo dito. Ayaw niyo ba na may makakasama? Kaya ko naman mag-isa, tsaka wala ho kay papasweldo. Yung kinikita ko nga ho, eh, hindi sapat sa akin. Tapos may sasakyan ako, gusto ko ibenta, pero kailangan sa negosyo, kahit palugin na. Mang Eugene, gusto lang namin magpasalamat kayo sa kagandahan ng na ginawa niyo kay Eli. Galito. Kakausapin ko yung mga kakilala ko dito sa palengke. Tatanong ko sila kung kailangan nila ng dagdag na tao. Tapos,
Kayo po, Isabel, tsaka si Eli, kung papayag po kayo sa porsyento o pang-ulam lang? Wala ho kayong poproblemahin. Ang importante, nagtutulungan tayong lahat. Tama yun. Salamat, Mang Eugene. Salamat sa inyo. Talaga tayo may hindi naman. Saka pala, kumusta ang bentahan ng mga armas? Maayos naman ho. Tuloy-tuloy ang pag-deliver. So, bukas po, may delivery po ulit kami. Very good. Si Marian nga pala, nakausap mo na. Tinatawagan ko po siya, pero hindi po siya sumasagot eh. Parang hindi ka mapakali, Franco. May gusto ko pa ba sabihin? Dapat pa po ba natin isama si Rian dito? Gusto niyang makabawi. Ay, siyempre, hindi ko na may pagkakait sa kanyang pagkakataon. Pero, gusto ko bantayan mo mabuti ang mga kilos niya. Susunod po, General. At siya nga pala, bukas, pagkatapos ng delivery ninyo, mas mabuti siguro kung umanap ko ng ibang lugar na mapaglilipatan pa ng mga matitirang baril. At paglilipatan na rin kay Pascal. Huwag mong pababayaan magtatagal siya sa isang lugar. Mahirap na. Alam mo naman, ang laking pagod natin para makapasok lang siya rito sa bansa. Eh, baka kung kailan nandito na siya, tsaka pa tayo matunugan, masilat na naman tayo ng mga militar na. Sige po, General. Bukas na bukas, ayusin po namin yung paglipat sa kanya. Okay. Mauna na po. Okay. Sige. Ah! Gulay kayo dyan! Ma'am, sige, pabila ko po na dito. Pabila po. 20 na lang po. Maraming pa ba yan? 20 na lang. Hoy, Joey! Tapos sa kayo sumalakan? Abay, oo naman. Dinulungan kami ni Ma'am Teban eh. Tara na, Balog. Tapos na nila yung karato na. Ngayon na ba yan? Oo. Bilis naman na. O, teka, patapos na kami. O, sunod kami. Sige. Tapos lang po to. Sige, pabila ko na ni Fran. Sige po. Tulungan ko na po kayo. Loading ka talaga. Ano? Oy, Papi, ano na naman yung natututunan mo dito? Nay, relax ka lang. Ano yun? Idol lang po ibig sabihin. Idol. Alam mo, dahil sa inyo, nagkabuhay ulit ang pwesto ito. Dadalo ulit ang swerte. Oh, siguro naman ho, makakabawi-bawi na kayo kahit papaano yan. Kahit hindi pa si Mr. Katakutan ang kunan yung supplier. Sana lawal, Cora. Maraming salamat talaga sa inyo. Kami mo, dapat magpasalamat. Salamat din po at nakausap yung kakilala nyo sa pwesto. Hindi na kami maglalako ni Cora. Salamang Eugene, wala na nangaaway sa aming kargador itong si Papi. Kaya maraming salamat din. Salamat kay Eli. Dahil sa kanya lahat ng ito, alam nyo, naaalala ko talaga yung apo ko sa kanya noon. Ay, alam nyo, di ba ang galing-galing ito mag-drawing? Pwede yung pagkakitaan sa labas. May nagbebenta ng dekorasyon pambahay. Pwede magbenta. Talaga ho? Oh, alam nyo, ang galing-galing nitong anak nyo. Dapat niya ipagmalaki. Diyan kayo tama, Mang Eugene. Talagang pinagmamalaki ko si Eli. Hindi naman kailangan na may marami siyang alam eh. Ang importante, pinagmamalaki ko siya. Dahil siya lang, kaisa-isa kong Eli. Arreglado ng lahat. Tawagan na lang kita pagpaalis na kami. Ayan na, sir. Buti naman dumating ka na. Marian, bakit ba hindi mo sinasagot yung mga tawag ko? Nag-a-apply ka bang tatay ko? Kailangan ba lahat ng kilos at galaw ko updated ka? Okay na, di ba? Tinext mo na lahat ng kailangan sa operasyon. Ayos na ba yun? Ano ba sa tingin mo? Balis na kami. Abangan niyo na kami dyan. Franco, paano naman natin magagawa ng maayos na operasyon kung lagi na lang tayong ganito? Hindi ako may tinatago, Rian. Nandito ako para bumawi sa inyong dalawa.
Ngayon, kung meron ka ibang nanakit siya, saan tabi mo muna? Tagal na tayong ganito, Rian. Tara na. Ano bang problema mo? Wala. Tara na! Checkpoint! Paghahalan nyo! Patayin nyo yung ilaw! Asa cellphone? Akin na cellphone nyo! Ano, sir? Boss, patayin nyo yung ilaw nyo! May checkpoint sa harap natin! Restrict! Po. Ano yung nangyari? May checkpoint daw. Paano kaya tayo natunugan mo? Ikanan mo dito! Base sa anonymous tip, matatagpuan si Pascal sa Benguet. Unidentified, sir? Unidentified. Pero, ito rin yung taong nagbigay sa akin ng tip papunta sa Aurora. De Leon. Sir. Ano na ang report ng IT tungkol sa pag-trace no sa number na nagbibigay sa akin ng tip? Nag-iimbestiga pa po ang Intel. Pero kung sino may nagbibigay sa inyo ng tip, maingat siya. Isolated yung lugar kung saan nanggagaling yung messages. Undetected. Del Fiero, join Lieutenant De Leon. Punta niyo yung lugar and verify if positive or not. Yes, sir. Yes, sir. Go. Pagkakatiwala mo yung tip niya? Kung sino ba itong taong to, alam niya ang lahat ng operasyon ni Tiago. Make it your priority. Kailangan malaman natin kung sino itong tao na ito. Kapag nakakuha tayo ng isang tao na magsasalita laban kay Tiago, ito'y maging malaking tulong sa atin lahat.
sir. Oh, Mama Isabel. Napadaan lang ho ako kasi gusto ko sanang malaman kung meron na kayong balita sa akin. Mama Isabel, sinabi na namin sa inyo na tatawagin na lang namin kayo pag may impormasyon na kami. Hindi kasi ako mapakali eh. Eh kayo naman siguro ang lumagay sa kinalalagyan ko. Mawalan kayo ng pamilya. Siguro yung iba rin ang iisipin ninyo. Bawat gabi naririnig ko ang sigaw nila habang nasusunog ang baryo namin. Hanggat walang hustisya, hindi ako titigil. Dahil alam ko hindi matatahimik ang mga kaluluwa nila. Ito pa lang ang alam namin, Manang. Nakasangkot sa grupo ng terorist ang si David Pascal, yung taong nunod sa baryo ninyo. Kung nasan man sila ngayon, wala pa kaming lead. Pero sa oras na malaman namin kung saan sila nagtatago, sasabihan nun namin kayo. Salamat. Sige, Manang. Namin yung lugar na yun dahil alam namin walang nagbabantay. Hindi dapat maulit yan, Franco. Nararamdaman kong nawawala ng tiwala sa'yo si Diablo. Susubukan ko ulit. Pag mong subukan, gawin mo. Mando, Franco, ano nangyari sa kontrabando? Itutuloy ang operasyon ngayon, General. Kukunin ni Franco ang bagong kargamento. Handa na po ang lahat. General, didiretso na po kami ng warehouse para kunin yung mga armas. Pagkatapos namin ni Pascal doon, ililipat namin siya ng hideout. Naplano na ni Franco na mabuti ang lahat. Huwag kayong mag-alala. Hindi papalpak ang anak ko, General. Hindi papalpak. Ano yung nangyari kagabi? Alam niyo, kailangan magdoble ingat tayo. At may isang aso na inaamoy-amoy tayo. Hindi dapat makatunog si Marcial. Makaasa po kayo, General. Lahat ng nangyayari may dahilan. Kailangan lang makasiguro tayo mga tawa natin. Dahil hanggang ngayon, hindi natin alam kung sino ang tumitimbre sa militar. Kailangan malaman natin kung sinong walang ya ang tumatalo sa atin. I get it, Franco. Don't worry. I'm already prepared. Sir, kumpirmado nandito si Pascal. Hello, ma'am? Ay, Rian! Kamusta? Okay naman ho, ma'am. Well, that's good to hear. Ngayon po pala yung cooking class niyo, ma'am, na? Pero kung busy ka, okay lang. Ay, hindi ho. Pagkatapos po ng shift ko, pupunta pa ako dyan sa inyo. Wonderful. Sige, I'll see you later. Yes, ma'am. Okay, bye-bye. Puntahan mo si Tonyo. Sabihin mo linisin mabuti yung swimming pool, okay? Opo. Si Tiago? Nasa rest house. Pag bumalik, sabihin niyo sa kanya, umalis ako, gagabihin ako. Ha? Pag nagtanong siya, ano sasabihin ko? Sabihin niyo ng huli ng ahas.
let's have a 10-minute break. Be back after 10 minutes, okay? Thank you, okay, thank you, ma'am. Excuse me, ma'am. Ay, pasensya na ho, ang dami lang ho kasing inasikaso eh. Ako okay lang yun. So, hintayin na lang natin yung wait for the next dish na lang, ha? Ikaw yung nurse, di ba? Nag-meet na tayo ng ilang beses. Ano ka rin sa fundraising event? Amelia, si Rian, isa sa mga umaattend ng cooking class ko. At tinutulungan din niya ako mag-prepare at maglinis dito after the session. Wow! Ang sweet mo naman! Talagang close kayo ni Corazon. Siguro galing mo na rin magluto. Baka naman pwede mo akong turuan pag libre ka. Baka kasi may alam ka na di pa namin alam. Wala, ba't man ako masyadong alam? Ang alam ko lang po kung ano lang po yung naituro dito ni ma'am. Yan lang din yung alam ko. Paano yan? Baka makahiligan mo na to. Makalimutan mo ng trabaho mo. Ay, hindi ko naman po tatalikuran yung trabaho. Yun po yung sinumpaan kong tungkol. Kaya kahit hanggang sa huli, yun pa rin po yung gagawin ko. Sana nga. Excuse me. Scott, are you ready? Yeah, let's go. We just have to get the guns, then we will bring you to your new place. No, that won't work. I want to know where you'll be keeping them. Why? Don't you trust us? I'm a businessman, Franco. I always take care of my products. And that includes knowing where they are. Okay, let's go. Team Aguila, target cycle. Copy. Men, move! Galing mo na talaga. Oh my God! Ano ba yan, Corazon? Dapat safety muna ang tinuturo mo sa amin. Ma'am, kasampo natin yan, eh. Wow. Sweet. Masakit na? Okay lang. Konting hapon natin. Target on the move, sir. This is Captain Del Fierro. May pagbabago sa plano natin, sir. Anong status niyo? Nakamobilize na ba ang tropa? Hindi pa, sir. Nakalabas si Pascal ng hideout nang hindi pa kami nakakasugod. Ano nangyari? Nakakalat ang kalaban? Negative. Hindi kami nila napansin, sir. Well, that's good. Prepare to engage. Copy, sir. This is command. Do not engage. I repeat, do not engage. Sundan nyo sila. Tignan nyo, baka dalhin tayo kung saan naka-imbak ang mga armas. Copy. Copy that. Sundan natin si Pascal. Radyoan nyo na si Lieutenant Ramirez. Copy, sir. Lieutenant Ramirez. Thank you.
Oh, ngayon titikman na natin yung niluto natin. Let me know kung anong masasabi ninyo. Sarap yung lasa. Ma'am, sarap po siya. Sarap? Parang iba yung creaminess po niya. Diba? Alam mo na pa ang hanga kanina eh. Napadami yata yung paglagay ng chili. Pero nilagyan ko ng ano, konting sugar at saka cream para mabawasan yung anghang niya. Medyo napalayo nga lang sa original recipe natin. Pero masarap pa din po, ma'am. Masarap pa rin. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Kanya-kanyang panlasa yan eh. Na kailangan malaman ninyo yung techniques. And then matututunan nyo na rin yan on your own. So ano bang ginagawa namin dito? Kasi you need to have the skills para malaman ninyo kung paano i-execute yung gusto nyong gawin. You need to know the rules before you break them. Katulad nga nung nangyari kanina na paanghang, so ginawa natin ang paraan. Diba? O yun pa, isang natutunan ninyo today. Ha? Masakit pa ba ang sugat mo, Teresa? Oo, masakit pa. Masarap ba yung niluto natin? Hello, General. Hello, David. I trust everything is going smoothly. Everything is fine, General. I'm here with Franco on our way to oversee the transfer of the weapons. We're gonna get the trucks ready and leave the warehouse before nightfall. That's good news. Anyway, I'll see you later, and we'll celebrate. Okay. Sa gilid, sa gilid. Sir, nandito na kami sa warehouse. Over. Nandito yung mga armas. Minus bago ni Pascal. Over. Ilan yung tao dyan? Two targets. 12 o'clock, heavily armed. One target, 3 o'clock, heavily armed. Permission to engage, sir. This is command. You have permission to engage. Capture target. And secure all firearms. Copy? Copy that, sir. Over. LT. Pumunta na kayo doon sa likod ng warehouse. Baka pa ng tropa. Move. Now. Copy, sir.
the rest of the shipment. The rest are in the truck. You can open this. Buksan mo. We have it under control, but I have to bring you out of here. Suportahan niyo yung harap, kayong tatlo. Pantayan niyo yung likod, tsaka itong mga armas. Mr. Pascal, I have to get you out of here. Tahan yan. Let's go. Up to now, wala po yung tayong update since pumasok si Del Fierro sa operation. Mag-a-update niyo yun, sir. Congratulations to you and your team. Back to base. Copy that, sir. Sir. Sir, si Pascal, sinakay na sa helicopter. Dadali na diretso sa Camp Aguinaldo. Congratulations to you, Del Fierro, and your entire team. Job well done. Maraming salamat, sir. Sir, the helicopter is ready, sir. Let's go. Congratulations. Thank you, sir. Congratulations. Hey, excuse me. Hello? Rian? Buti sinugot mo agad yung tawag ko. Alam mo, nakakakilig kapag nag-aalala ka para sa akin. Makahinga na akong maluwag. Sobra talaga ako nag-alala. Basta kayo, ha? Anong nangyari sa misyon? Mabuti naman. Lahat naman kami ligtas. Ibig sabihin, nahuli na si Pascal? Yes. Mission accomplished. Mabuti naman. Anong nangyari sa kanya? Oh, I mean, may nangyari bang masama? Wala naman. Pero, sigurado ako pagbabayaran niya sa batas lahat ng mga ginawa niya. Mabuti naman na wala na siya. Oo nga eh. Ikaw, kumusta ka? Ayos naman.
Uwi ka na ba? Oo, babalik na kami. Pero siguro mamayang gabi pa kami makakarating dyan. Sige. Mag-iingat ka lagi. Sige. Manang Sabel, ayos lang ba kayo? Manang, iniisip niya na naman po ba yung baryo? Wala namang araw na hindi ko iniisip ko. Manang, naniniwala ako na darating ang araw, makukuha natin ang katarungan para sa kanila. Hayaan na lang natin sa pulis yan. Gusto ko lang naman tumulong eh. Kasi hindi ka sila lang mustig siya. Yun man lang magawa ko para sa kanila. Magkaroon sila ng kapayapaan at katahimikan. Ano, lahat naman tayo, yun yung gusto eh. Pero ano naman pong magagawa natin? Tsaka isa pa, pinaghahanap nila tayo. Ano yung palagi na lang tayo magtatago? Lagi na lang tayo natatakot. Ano pong plano nyo? Alam ko kung saan sila matatagpuan. Pati yung amo nila. Pupuntahan ko sila. Pero, saan nyo? Manang, delikado po yung gagawin nyo, manang. Siguro mo sa akin, Franco, na hindi ka papalpak. Ang sabi mo, malinis ang plano. Walang sabit. Anong nangyari? General, wala naman sa ating nakakaalam na nahanap na pala ng militar kung saan nagtatago. Huwag mo siyang pagtakpan, Armando. Kailangan matuto itong anak mo na ipagtanggol ang sarili niya. Ano, Franco? Anong masasabi mo sa nangyari? May masasabi ka ba? O mananatili kang pipi at aasa na lang na idedepensa ka ng ama mo? General, wala pong nakakaalam kung saan natin tinago si Pascal. Kundi tayo-tayo lang. Tinalaan kita, Franco. Pero hindi ka nag-ingat. Ngayon, nawalaan lahat ng armas ko. Kinakailangan pa natin bawiin si Pascal at ang mga kontrabando. Bukod pa ron, kailangan din natin ang mga kontak niya para makakuha tayo ng bagong armas na magagamit natin. At higit sa lahat, maraming nalalaman ng gunggong na yun. Kaya't hindi siya dapat mapaamin ng militar. General, lahat po yan gagawin natin. Pero mas may dapat tayong pagtuunan ng patsin. Tama si Franco. Kahina-hinala na matitimbrihan tayo ng militar yung mga operasyon natin. At hindi lang ito ngayon nangyari. May daga sa samaan. At kahit anong itanim natin, walang magbubunga hanggat hindi natin ito napupuksan. Pwes, hanapin niyo ang dagang sinasabi ninyo, dalhin ninyo sa harap ko. At ako mismo ang tatapos sa buhay niyan. Hindi na natin kailangan maghanap, General. Kilala niyo na siguro kung sinong iniisip ko. Nakakapagtaka. Naglagay tayo ng tao sa militar para matimbrihan tayo sa galaw ng militar. Pero imbis na tayo makinabak, tayo pang napapahama. Isang tao lang po ang pwedeng gumawa nito. Kundi si Rian. Ayun po siya. Kanina pa po siya nag-aantay sa inyo. Oh, sige, ako nang bahala dito. Thank you. Sige pa. Tiago, gusto mo raw akong makausap. May problema ba? Problema? Ba't mo naman nasabi yun? Mukhang malalim yung iniisip mo eh. May konting problema sa negosyo, pero walang kinalaman dito. Please, join me. I hope you don't mind, kasi busy talaga ako sa kitchen eh. Corazon, iniiwasan mo ba ako? Huwag mo naman sabihin sa akin. Ano mo na? Si Marshall na alam naman natin hanggang ngayon eh, mainit pa rin ang dugo niya sa akin. What do you mean? Never mind. Please, kahit sandali lang. Samahan mo ako. Look, I just need a friend right now and
kung isipin na nagkaibigan pa rin tayo hanggang ngayon, di ba? Please. Oh, sige, pero sandali lang, ha? Oo. Ayaw mo. Hindi ko naman uubusin ang oras mo. Waiter, pahingi lang ng isang boteng wine. Andoy. Ay, ma'am. Kagabi pa hindi umuwi si Tiago. Alam mo ba kung nasan siya? Hindi po eh, pero kakaalis lang po kanina. Sige, sige, sige. Hello, ma'am. Nasaan kayo? Nandito po sa restaurant ni Ma'am Corazon. Anong ginagawa niyo dyan? May aasikasuhin lang daw po si General, ma'am. Andiyan ba si Corazon? Anong ginagawa nila? Kumakain lang po at saka umiinom. Pwede ba magtanong? Sige po. May kilala ba kayo General dito? Si General po, General Santiago Guerrero po. Opo, eh lahat po rito ay nakakilala po sa kanya sa liwanag. Alam mo ba kung saan ko siya pwede makita? Eh, malamang po eh, nasa mansion pa po si General. Pero baka mamayang hapon po eh, magpunta po siya rito sa bayan. Baka pwede mo naman ako samahan. Ganito po ah, yung pila po ng tricycle po doon po, sigurado po ako alam po nila yung bahay ni General. Sasamahan ko po kayo. Salamat. Ah, sige po. Tiago, I think you've had enough. Isa pa, marami pa tayong parehong kailangan gawin. Look, I'm okay. I'm not drunk. Hindi naman kita pinabastos, nag-uusap lang tayo. But parang nagpamadali ka. Kung tutusin ka, umpisa pa lang natin, nagkukituhan pa lang tayo like I told you. I am just looking for a friend. Gusto ko lang makapag-relax. That's all. I'm not taking advantage of you or something, di ba? Wala naman akong ginagawa. Tiago! Hey! Oh! Wine! Celebration! Mukhang init na init ka, Corazon. Palamig ka kaya mo. Amelia! Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Anong ginagawa mo? Bakit ka nakikipaglambutsingan sa babaeng yan? Hindi ako nakikipaglambutsingan. Nag-uusap lang kaming dalawa. There's really no need for you to make a scene. Just so you know, yung asawa mo pumunta rito sa restaurant ko. Ngayon kung wala kang tiwala sa asawa mo, talian mo. Para hindi makawala sa'yo. Tama na! Tama na! Tama na! Teka! Hindi pa ako tapos makipag-usap sa'yo! Huwag mo akong tatalikuran! Tama na! Kahit harapin kita, paniniwalaan mo kahit anong gusto mong paniwalaan. I'm sorry, sir. Tama na! Halika na! Halika na! Nakapanggulo ka na rito! Halika na! Sa labas tayo mag-usap! Sorry. I know you, the decorated General Marshal de Leon. I just want to talk, Mr. Pascal. Well, that's flattering. However, you are not going to get anything from me. Well, the accusations and the evidence against you is quite strong. Easily, that's a life sentence. I suggest you cooperate and make things a lot easier for yourself. That's not going to happen. I have friends, you know, General, and they will take care of me. Friends? Like... who? We know that you have an ally here.
That is the reason why you easily was able to familiarize yourself in my country. You just don't know how big of a trouble you are in right now. It'll be best for you if we help each other. Ito na, wallet ko. Bes, buti na lang talaga na huli na yung si Pascal, ano? I'm sure, kayang-kaya na mag-support lahat yun. Lalong-lalo na, nandun na si Papa Ethan. Tagtag pogi points kaya yung pagkakahuli kay Pascal. You're just a bunch of fools. You are now a liability to your allies. Just give me names. Maybe, just maybe, I can help you. And then what? So they can kill me? I don't have to do anything. I will get out of here. The way you talk is... See the confidence in this group. I will get out of here. And when I'm out, I'm coming for you, General. Not only you, your wife, and for your daughter too. And I'm not going to tell you anything. This is much bigger than you can ever imagine. If you think you just got the big fish, then you're wrong. I know your daughter. She's very, very pretty. You are messing with the wrong person. I will use all my power to make sure that I bring you and your others down. I guess you're on your own now, Pascal. May paglilingkod ba ako sa inyo? Magandang araw po, General. Magandang araw. Nasa mo kayo. Anak, tawagan mo na kita mamaya, ha? Hello? Nang? Teka, kung ba yung mag-a-apply na katulong din sa amin? Opo.
Sige. Ano, pasok na ako tayo sa loob. Ayos ba? Kayo pumunta dyan na. Kapag nalaman nila kung sino kayo papatayin niya kayo. Marami pala tayong i-interviewin, ano? Oo, maganda kasi ang pasweldo. Yun nga lang, mabusisi ang pagpasok. Ano? Balita ko lang, ha? Hindi basta-basta tumatanggap sila, General, ng kasambahay dito. Nakailang screening na nga, eh. Dumadaan lahat sa asawa niya. Maingat sila sa mga pinagkakatiwalaan dito. Alam mo na, nukrukat kasi ng yaman. Kaya grabe sa seguridad at sa mga pinagkakatiwalaan nila dito. Sana matanggap tayo. Natanggap ka? Hindi, pero may pakingin. Marami-rami pa rin pala kayong gustong makapasok, ano? Itatapatin ko kayo. Stricto ako. Handa ba kayo? Siyempre naman po, General. Alam po namin na mabuti ang trato niyo sa mga tao. Well, isa lang naman ang hihingin ko sa inyong lahat, ang inyong katapatan kung maglilingkod kayo sa akin. Sayang lang nga at hindi naman makakapasok ang lahat. Pero may pakimkim ang mga hindi matatanggap. Sana po ako makuha ninyo. Paano po nagkamali kami? Hindi niyo nagustuhan ang ginawa namin, nagalit kayo. Parurusahan niyo rin po ba kami? Baka ganun, eh di... si Sante. alam nyo, gabi na at marami na rin naman ako nakausap kanina. Bukas na lang natin ituloy ito, ha? Bigyan nyo na muna yung mga pakimkim. Salamat. Sige. Po. Ito po. Salamat po sa pagpunta niyo. Ay naman. Uy, akin na lang yun. Pwede na rin po kayo umuwi. Para magandang gabi po. Sige po, ingat. Pwede na rin kayo magpahinga. Pwede na rin. Salamat. Andoy! Andoy! Sir, ito po ako. Sabihin mo rin sa driver, ihanda yung isang kotse. Sige po, sir. Ay! Sir. Ano nga po sa sakin uli yun? Yung kulay itim. Ay, sige po, sir. Salamat po. Paano mo nalamang nandun ako? Huh? Rian, sagutin mo ako. Paano mo nalaman yung tungkol kay Tiago?
Sagutin ako. Sagutin mo ako. Hinakausap kita. Alam ko na marami kang bagay na tinatago. Pero sana, hindi ka naglihim sa akin. Bakit alam mo ako nasa General? Kilala mo ba siya? Sumagot ka! Hindi ba tinanggap ko lahat ang tungkol sa'yo? Lahat! Huwag mo na sanang punuin ang tanong pa ang utak ko. Sagutin mo ako! Ano ang alam mo kay Jaco? Nasa nangyari sa amin? Alam mo ba? Alam mo ba? Anak niya ako. Sumugod si Amelia dito kasi nakita niya magkasama kami ni Tiago kung ano-ano mga pinagsasabi. Hindi mo dapat ginawa yan. Ayoko na. Ayoko na. Tama na. Puputulin ko na yung partnership ko with Tiago. Scott, humanap mo na tayo ibang paraan. Kamang kalala. Makaka-recover ka rin. Okay. Alam mo lahat, pero wala kang sinabi. Bakit wala kang sinabi? Rian, bakit? Bakit? Dahil ako kong tailan. Kung bakit niya pinasunog ang barrio Santo Francisco. Anong sinabi mo niya? Inatake niya yung lugar. Kasi nalaman niya. Nalaman niya na sino talaga ako. Saka gusto ka niya na itago kung sino talaga. Pinalipol niya ang buong barrio. Nagpatawarin niyo ako nang naging duwag ako. Nang hindi ko huwag nasabi sa inyo na ito. Kasi natatakot ako. Natatakot ako na baka kamuhian niyo ako. Kapag nalayo ko kayo sa akin, hindi ko na ako kayo mapuprotektahan. Kahit sarili ko na hindi ko kayang patawanin dahil sa nangyari sa inyo. Nang hindi ko alam na gagawin nila yun sa inyo. Kayo yung nagparamdam sa akin na tanggap ako kahit na ano ako. Nang hindi ko akalain na yung pagkatao ko pa yung magiging gatsya ng buhay ng mga kasamahan natin. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Naging totoo kami lahat sa'yo.
tanggap namin ang lahat sa'yo. Pero ikaw, hindi mo na gawang sabihin sa amin ang totoo. Bumukawa ka. Bumukawa ka. Sabihin mo, paano mo nagawang humarap sa amin? Ngayong alam mo ang dahilan ng aming pagdurusa. Dapat ginawa ko rason yan. Oh, edi sabihin mo sa asawa mo, kung ayaw niya mapahiya, layuan niya ang asawa ko. Ano ka ba, Marshall? Naturingan kang general, asawa mo lang, hindi mo mabantay. Hindi ako nandito para pagtalo sa'yo, Amelia. Nandito ko para sabihin sa'yo na layuan mo ang asawa mo. Para walang gulo, kung ano man ang problema niyo mag-asawa, huwag mong idamay sa Marshall. Andiyan na ba yun? Marshall, napadaan ka. Andito siya para gerahin ako dahil nagsumbong yung asawa niya. Pira ka naman, oh. Akala ko pa naman, mga terorista lang mga hinahabol mo. Eh ngayon pala pati mga babae, pinapatulan mo na. Kung may problema ka sa asawa ko, ako ang kausapin mo. Hindi magkakagulo kung hindi mo nalambit ang asawa ko. Ano na naman pinapaiwating mo, ha? Sa tingin mo, hinahabol ko pa rin si Corazon? Naman. Kilala kita, Tiago. Hinding-hindi ka papayag na matalo kahit sa anong bagay. Ano ba tatalunin mo ko? Bakit? Kailan mo ba ako? Alam ko naman. Huwag na huwag mong lalapitin sa ako. Huwag na huwag mong kapangalit.